I have a destiny I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Hallelujah, Lord. Yes, O Lord, we enthrone you, O God. You are worthy of our praise. You are worthy of our worship. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us. Standing here in the midst of us. So, Father, continue, Lord, to work in the lives of your people, especially, Lord, the young people, O God, whom you have called for a special purpose. And so today, Father, we ask of you to speak to each and every one of us. Minister to us, Lord God. Lord, edify our faith. Teach us, O God. Correct us, Father. And we open our hearts to you, Holy Spirit. Father, we entrust you this afternoon. We give you all the glory, all the honor, and all the praise in Jesus' name. And everyone says, Amen. Amen. Ang sarap po kaya ng mga ganitong uri ng gawain, sapagkat
alam po natin na ang mga kabataan ay may special na ano yan, na lugar sa puso ng Panginoon. Kaya naman sa hapong ito, praise God, sapagkat tayo po ay nagsama-sama sa lugar na to, sapagkat ang Diyos po ang nagtakda nito, I believe. So, well, sa araw po ito ay, naku, napakaganda po ng topic natin. Excited ba kayo? Yan, ako rin excited. Yan, kasi ang topic po natin ngayon, bagamat hindi February at hindi Valentine's or Love Month, ay love. Kalabitin mo ngayon, katabi mo, sabihin mo, love. Yan. Pag-love talaga, nakakilig, you know? Yan. So, kasi maraming mga tao, di ba, lalo na, pag human nature natin yan eh, to fall in love. Tama ba? Sino na dito ang na-in love? Tapos ngayon kamay? Yes, lahat. Kung hindi kayo na-in love, hindi kayo normal. Makagaling kayo sa ibang planeta. Amen? Hindi naman natin sinasabing love towards the opposite sex, di ba? Marami kayang klase ng love. Merong love na from mother to son or mother to father to son, di ba? Yun tinatawag. Mamaya pag-aaralan natin yan, mga uri ng love. Tapos mayroon namang love ng pang-mag-asawa mula sa husband and wife. Tapos mayroon ding love na mga magkaibigan, di ba? Mga friends. Okay, so sa isang punto ng buhay natin, tayo ay na-in-love na. Tama ba? Yan. Love na love ko kaya yung nanay ko. Love na love ko yung mga anak ko. Love na love ko yung mga kapatid ko. So, at one point in our lives, we have fallen in love. Amen! Amen! So, ang topic natin ngayon, paki-flash the screen, Kuya Josh, ay, yan, Christian love, courtship, and marriage. Ano naman? Kinikiling ba kayo dyan? Yan, bakit i-qualify natin ang Christian? Kasi meron kayang love, courtship, and marriage na hindi mo na ika-qualify na Christian. Pero lalagyan natin ang description ng Christian. Napaka-importante niyan. Kasi ang mag-aaralan natin, yung ways of the Lord, yung biblical principles of love, courtship, and marriage. Amen ba? Amen. Ano ba yung pamamaraang Kristiyano? Kasi dami kayang mga pamamaraan ng panliligaw. Pero ano ba yung pamamaraang Kristiyano? Yun eh, di ba? Ano kaya yung pamamaraang Kristiyano? Naku, ang layo niyan. Yan ang dapat nating pag-aralan. At yan ang kulang sa mga kabataan. Kaya kung manligaw, ganun na lang, di ba? Para akala ko, parang yung humaharurot ng sasakyan, walang preno-preno. Kasi hindi naturuan o hindi nabigyan ng pundasyon. Kaya yan, dapat ngayon aralin natin yan. Okay. Ang teksto natin ay 1 Corinthians 13. Unahin natin yung love. Okay. Tapos susunod, yung courtship. Tapos yung susunod, yung marriage. Okay. So, bata pa po ako. Bakit kinakailangan kong pag-aralan pa yung marriage na yan? Diba? Kailangan kasi tatanda rin kayo. Darating din kayo sa punto ng buhay nyo na maaaring mag-asawa kayo malibang ma-discern nyo na meron kayong gift of celibacy or yung single blessedness. Yung hindi ka na mag-aasawa kasi gift yon. Yan, calling yon na binigay ng Diyos sa'yo. Meron kaya talagang mga taong ganon. Pero prior to that, eto, puntahan natin yung 1 Corinthians 13. Chapter 4. 1 Corinthians 13. Yan, love. 4 to 8. Yan. E parang sa mga, sa mga kabataan, ang dami kayang ibig sabihin ng love. Lalo na yung mga mahilig dyan sa autograph. Naranasan niyo ba yun? Yung mga
definition ng what is love? O slam book pala. Slam book. Sino nakaranas sa mga yung mga nag-fill up ng slam book? Sige na. Sino nakaranas? Pag hindi kayo nakaranas nun, naku, you miss one half of your youth. Sapagkat kailangan naranasan mo yun, di ba? Slam book. Meron doon question. What is love? Di ba? Tapos, naku, ito yung pinaka-cliché na definition. Love is a rosary that's full of mystery. Ganun, di ba? O kaya, love is a many splendor thing. Ano yun? Dinidefine? Sinusulat natin, hindi nga natin alam kung ano ibig sabihin, ano? Ano kaya ibig sabihin ng splendor thing? Yan. Pero, sinusulat lang natin kasi kopya-kopya lang tayo. Ano pa yung mga definition ng love? Love is blind. Di ba? Yan. Mga cliché na definition yan. Bulag daw ang pag-ibig. Ako, pwede ba yun? Pwede rin yun. Okay, sige. Pero, sa Kristiyanong konteksto, ito ang ibig sabihin ng love. Okay? Basahin natin. Okay, basahin natin sabay-sabay ha. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. Anong version ba ito? It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. But where their prophecies are, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. Meron pa dun sa dulo niyan eh, sabing ganon. But the greatest of this is love. Anyway, ayan, yan ang definition ng love according to the Bible. So dapat ang Kristiyano, ito ang panghawakang kahulugan na pag-ibig. Okay. So yan po ang ibig sabihin ng love. 1 Corinthians 13:4-8. Ngayon, subukan natin palitan yung love sa bersikulong yan ng pangalan mo. Pangalan ko at pangalan mo. Okay, subukan natin basahin ulit for the second time. But substitute your name in the word love. So, halimbawa, love is patient. Pakitan mo yung pangalan, yung love ng pangalan mo. Anong sasabihin mo? G is patient. Okay, so hindi lahat doon love. Yung it, yun yung pronoun na love din yun. Okay? So, ulitin natin ha. Sa bawat salita ng love, pangalan mo ang ipapalit mo. Okay? With conviction yan ha. Ibig sabihin, ikaw yun. Ikaw yung patient. Ikaw yung kind. Ikaw yung hindi nagseselos. It does not envy. Sabi ganun. Okay, let's do it again. Okay? Go! Ging is patient. Ging is kind. Ging does not envy. Ging does not boast. Ging is not proud. Ging does not dishonor others. Ging is not self-seeking. Ging is not easily angered. Ging keeps no record of wrongs. Aray ko. Ging does not delight in evil, but rejoices with the truth. Ging always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Ging never fails. Wow! Grabe, no? Si King daw ay pasensyosa, mabait, hindi selosa, hindi mayabang, hindi mataas ang ere. Hindi niya dinidishonor ang ibang tao. Hindi siya self-seeking, yung hinahanap lang yung sarili niyang kaligayahan. Si King daw ay hindi madaling magalit. Not easily angered. Si King ay hindi nagtatanim ng sama ng loob. Keeps no record of wrongs. Si King ay hindi natutuwa sa gawang masama.
does not delight in evil. Si King ay hindi natutuwa, kundi siya'y natutuwa sa truth or katotohanan. Si King, lagi siyang nagpoprotekta sa kanyang mga mahal sa buhay. Si King, always trust, lagi nagtitiwala, kahit na hindi katiwatiwala yung tao. Si King ay lagi umaasa. Bagamat ang sitwasyon ay hopeless na, always hopes. Si King ay nagpupunyagi, always perseveres. And King never fails. He doesn't fail other people. Pag ang expectation sa kanya ay ganito, King never fails. Okay? So ganun po katindi ang love. According to Christian and biblical principles. Okay? Para sa iba, ang love ay feeling. Sabihin nga ako natin lahat, feeling. Yan. Ibig sabihin ng feeling, pakiramdam. Ano ba ang feeling? Nagbabago-bago yan according to the weather, according to the situation, according to the circumstances, according to the events. Kaya kapag mali ang gising mo sa umaga, you woke up on the wrong side of the bed, maling bad mood ka na. So, you don't feel like loving. Kaya yung mga tao sa paligid mo, ganun na lang kung sigawan mo o ganun na lang kung kagalitan mo. Amen? Because you think love is a feeling. Love is a mood. Pero hindi po yun. Kundi ang sinasabi ng 1 Corinthians 13, ayan ang love. Amen? Hindi ito nakabase sa pakiramdam. Ang pakiramdam ay temporary. Nagpabago. According to, yan, madaming mga factors. Kapag hindi mo na feel, eh ayaw mo na. Break na tayo. Kasi hindi mo na feel eh. Di ba? Kung feeling ang basihan mo. Pero kung ito ang basihan mo, aba, kahit na hopeless na yung sitwasyon nyo o kahit na gano'n pa katindi yung mga nangyayari sa paligid mo, you will cling on. Because for you, love is 1 Corinthians 13. Amen? Amen. Okay. So, Kuya, susunod. Yan. Love is patient. Di ba yung kanina? Sa verse 4. Sabi doon, Psalm 27 verse 14, wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord. Kaya ang pag-ibig, nakakapag-antay yan. Sabi mo nga sa katabi mo, nakakapag-antay. Yan! Isa sa mga katangian, ang tunay na pag-ibig ay nakakapag-antay. Kaya kapag 13 anyos ka pala, may gatas ka pa sa labi, huwag kang magmamadali. Huwag kang magpapaligaw at huwag ka rin manliligaw. Amen? Sapagkat ang pag-ibig ay nakakapag-antay. Patient. Sabihin nga mo natin lahat, patient. Yan. Love is patient. Love is waiting. It can wait. Wait for the right and perfect time. Sabihin mo sa katabi mo, wait. For the what? For the perfect time. For the right woman. For the right man. Wait. Sabihin nga mo natin lahat, wait. Yan. Okay. Ano yung susunod ko yan? One thing love does is wait. Therefore, you should not worry that you might become an old maid or a bachelor brother for all your life. Di ba? Eh, wag ka na magkaalala na baka tumandang dalaga ka o tumandang binata ka sa tanang buhay mo. Sapagkat may perpektong panahon sa lahat ng bagay. Wait! Baka sabihin mo, naku, Pastor Reggie, overdue na nga ako eh. Ano pa bang wait yan? Diba? Ang Diyos ba nagkakamali? Hindi kaya nagkakamali ang Diyos. God knows your need. God knows your life. He has, from the womb of your mother, He has predestined you. Muna sa sinapupunan pa lang ng anak ng nanay mo, ay pinili ka na niya, predestined ka na, meron na siyang plano sa buhay mo. Kaya magtiwala ka lang. Diba? Okay. Next, Kuya.
Bahagi na ng love is love seeketh not her own. Yung hindi siya, hindi niya love does not seek his own pleasure. So dahil doon, love respects the other person's body and good name. There will be times when you will be alone with the one you love. It is wise that you do not touch one another inappropriately. Mamaya itatackle natin yan deeper. Pero ano lang ito. Ang sinasabi niyan, huwag lang yung pansarili mong kaligayahan ang hahanapin mo. Kaya dapat marunong kang gumalang sa partner mo kung magkakaroon ka ng partner. Pero mamaya yan. Sige kuya, next. So, it is wise to safeguard yourself by avoiding such show of affection like holding hands, embracing, and kissing. Stay in place where there is no possibility of going too far. Mamaya sa dating part. Okay? Kuya, mamaya. Balikan natin yun. Unless you know the meaning and experience, the right kind of love, you will never be ready for LCM. So, malibang alam mo to, yung puntasyon ng love, courtship, and marriage, huwag ka muna mag-adventure. Huwag ka muna mag-explore. Don't ever dare to try. Now, tama ba? Kasi baka mapahamak ka lang sa kalagitnaan or sa dulo niyan. So, marami nang nag-fail dyan. Mga kasal na hindi napapanahon. Amen? Mga nagkaroon ng mga bunga, yung kanilang mga relasyon na hindi kalooban ng Diyos. Gusto niyo ba yun? Na walang blessing ang Lord sa mga relationship niyo, walang blessing ang Lord sa mga partnership niyo. Okay, so yan, kinakailangan tama yung pagkakaalam mo at yung karanasan. So ito yung sinasabi natin kanina. There are three kinds of love. Number one, the highest kind of love is agape. Sabihin nga natin lang, agape. Agape. Yan, God kind of love. Pangalawa ay phileo or philos sa Griego. Yan ay ang pag-ibig, pang-magkaibigan or pang-magkapatid. Friendship or family kind of love. Ang pangatlo na uri ng pag-ibig ay ang eros, or ito yung pinakamababang uri ng pag-ibig sapagkat ito ay nakabase sa sexual kind of love, or very shallow yung foundation nito. So yan, ang pinaka dapat nating i-aim ay yung agape or your God kind of love. Yan yung 1 Corinthians 13:4-8 kanina. Kasi pag God kind of love, grabe yun, perfect yun, di ba? Hindi yun nakabase sa sexual desires, hindi yun nakabase sa mababaw na uri ng pag-ibig. Ito yung mataas na uri ng pag-ibig na ine-embrace ang lahat ng bagay. Hindi nito tinitingnan ang kakulangan ng tao, kundi tinitingnan nito yung mataas na pag-ibig ng Diyos. Kaya kahit na may kulang yung boyfriend o yung girlfriend o yung asawa, dahil punong-puno ka ng agape kind of love, you are able to embrace even the shortcomings, even all the difficulties of your relationship. You are able to accept that. You are able to nurture that because you have the agape kind of love. Ngayon, sino ang makakapagbigay ng agape kind of love? Kaya ba itong ibigay ng isang taong wala ang Diyos sa puso niya? No! Kaya ba itong ibigay ng mga unbelievers? No! Kaya dapat, ito ang una mong isaisip. Hindi ka makakapagbigay ng agape kind of love kung hindi mo naranasan ang agape ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ang unang hakbang, kinakailangan magkaroon ka ng agape para magkaroon ka ng kakayanang ibigay ito sa iba. Tama? Paano ka magkakaroon ng agape kind of love? Kinakailangan tanggapin mo ang Diyos sa puso mo para yung pag-ibig ng Diyos ay matanggap mo rin naman at kaya mo itong ibahagi sa iba. Amen? Ganon. Ngayon, kung meron pa ng agape kind of love, hindi ba marapat lamang, logical, na ang hahanapin mo rin ay agape kind of love in return? Mahahanap mo ba yun sa mga unbelieving partners? Mahahanap mo ba yun sa mga hindi Kristiyano? Okay, so doon pa lang, bagsak na yung mga pinupuhay-puhayan mo ng mata o tinatarget mo na ligawan na hindi mo mapananampalataya. Amen? Diyan pa lang sa agape kind of
match na yun. Kaya kalimutan mo na yun. Amen? Malibang isolwin mo siya. Malibang dalhin mo siya sa Panginoon. Para pareho kayo ng faith. Okay, sige. Mamaya uli yan. Next. Courtship. Yan na. So, na-define na natin ang love. Ngayon naman, punta tayo sa courtship. Okay? So, kinakailangan, meron na tayong agape, ha? Para magkaroon tayo ng tamang pundasyon. Okay? From there, we can go on to the next step. So, sino dito ang alam niya sa puso niya, meron na siyang agape? Taas niya ang kamay. Praise God. Kinakailangan, as alam niyo, kasi pag born again ka, dapat meron ka na nung agape. Okay? So, kapag meron ka ng agape, born again ka na, Kristiyano ka na, then I think you are ready for courtship. What is courtship? Let us define. Courtship is when mutual commitment is made between a man and a woman to meet regularly for the purpose of knowing each other better and seeking God's will with the aim of marriage one day. So kung wala ka namang balak mag-asawa isang araw, huwag ka naman liligaw. Anong gagawin mo, di ba? Kinakailangan long term, kaya ka manliligaw, kaya ka magkukord, if you are seeking the perfect will of God in your life. Di ba? Yan, yan po yung definition. You are making a commitment to know each other better. Kilalanin nyo ang bawat isa ng mas malalim. Kasi hindi ka pwedeng mag-asawa na malibang ang Lord talaga ang nagplano sa buhay niya yan. Ng taong hindi mo kilala. Tama ba? Actually, kahit nga for a lifetime, you will never be able to know the other person. Kahit mag-asawa na kayo, araw-araw may madidiscovery ka na, ay, ganito pala to. Hindi ko to nakita nung nililigawan ko pa lang ha. O hindi ko to nakita nung nagpapaligaw pa lang ako ha. Tapos mag-asawa na, saka lang lumalabas yung mga bagay na pati ikaw ay nasusurpresa. You will never be able to know the other person even for the entire lifetime. Kaya sa courtship pala, at least, dapat meron na kayong getting to know each other. Kilalanin mo yung tao ng mas malapitan, ng mas malalim. Okay? Para isang araw, walang sisihan. Di ba? Baka naman pagdating ng araw, kung saan kailan matagal na kayo, nandun na kayo sa puntong kulang na lang ay kasal sa atras kasi na-realize mo na, naku, biglang ayaw mo na kasi meron kang mga bagay na natidiscover pa, okay? So give your time. Ito po yung courtship stage is when you give your time to know each other better, okay? So, kailan ka handa na for courtship? When are you ready for courtship? Kailan ka dapat manligaw? Yan. Ito po yung mga criteria for courtship readiness. Yan. Kung sa palagay mo ay handa ka lang manligaw. Kinakailangan mentally, spiritually, and emotionally mature ka. Hello? Hindi pwedeng parang ang bata na nagtatantrums, tapos ngayon, okay ka, bukas, wala na naman. Naku, ang hirap kaya no. That you will be a burden, not a blessing sa ibang tao. So, kinakailangan, mentally prepared ka. Most of all, spiritually prepared ka, malalim ka sa salita ng Diyos, at higit sa lahat, emotionally stable ka. Hindi ka parang ubing-ubing. Alam niyo po ba yung ubing-ubing? Batang isip. Yun. Pag batang isip ka pa, na huwag ka munang magpapaligaw, huwag kang manliligaw. Kawawa naman yung liligawan mo. Ayan. So, yan. Criteria. Number one, mentally, spiritually, and emotionally mature. Kaya kung ikaw, nagpe-pray ka lang, ipapapray na liligawan, hanapin mo yung spiritually mature. Kinakailangan kasama mo sa church. Kinakailangan malalim sa salita ng Diyos. Kinakailangan
kasama mong naglilingkod sa Panginoon, at least. Pangalawa, mentally mature, okay? Pangatlo, emotionally stable, di ba? Hindi yung parang bata na kapag nagalit, nagalit, di mo alam ang dahilan eh. Bigla na lang na sinusumpong, di ba? Hindi mo alam kung paano mo i-spellingin, sabi nga nila. Meron na kayong nakita mga ganon? Yung mahirap na spellingin tao, ako, mahirap ko pag gano'n nakatagpo mo. Okay. Yung mga sumpungin, may malaking S. Yan. Susunod? Yan. Number two criteria, recognizes the gift for marriage and do not have the gift of celibacy. Kinakailangan, alam mo, na talagang destined ka for marriage. Kasi baka naman, destined ka for single blessedness. Kailangan, i-discern mo yun. Kung meron ka ba talagang gift for single blessedness. Dahil kung meron, edi huwag ka na mag-attend lumigaw kasi hindi yun ang will ng Lord sa buhay mo. Pangatlo, yung mga merong gift for single blessedness, yun yung 1 Corinthians 7:7. I wish that all of you were as I am, kagaya ni Pablo. Walang asawa yun. But each of you has your own gift from God. One has this gift and another has that. So, pero kung tinatawag na gift of celibacy or gift of single blessedness, yung single for life tinatawag, di ba? And it is not something to be ashamed of. Amen? Kasi it is God's will for you. Dapat proud ka dyan. Kasi calling mo yan, gift mo yan from God. Okay, next criteria. Kung ready ka na for courtship, one who is ready for commitment and serious relationship. Once na nanligaw ka, ibig sabihin yan, makikipag-commit ka na, meron kang commitment. Ano ibig sabihin ng commitment? Hindi pwede yung commitment ngayon bukas at bago isip mo, ay wala na, break na tayo. Hindi po ganun. Sa mundo, ganun po. Kasi ganun kababaw ang tingin nila sa relasyon. Pero sa Christian context, in Christian love, courtship, and marriage, maingat na maingat ka. Hindi ka basta-basta nakikipag-relasyon. Kaya sa mga Kristiyano, hindi pwede yung boyfriend mo ngayon isang linggo, siya. Pagkalasing isang linggo, nagbago isip mo, sa susunod na linggo, iba na naman. Sa susunod na linggo, iba na naman. Hindi po gano'n sa LCM ng Kristiyano. Amen? Kasi pag sinabi mo commitment for life, ibig sabihin talagang siya na. Kaya hindi ka basta-basta padalos-dalos na meron kang naganda, meron kang taong na gustuhan dahil maganda o dahil meron siyang ganitong mga katangian, kinakailangan isip mo yan. Mamaya makukuha natin yan sa storya ni Isaac at saka ni Rebecca. Okay? Kung paano nyo madidiscern yung perfect will ng Lord. Okay, next. Okay, so these are the questions you have to ask yourself whether you are ready to go into the courtship stage. Okay? Ito, tanungin mo yung sarili mo. Ano yung mga yon, ate? Okay, before you decide to go to courtship, yeah, answer the following questions. Number one, have you both been born again according to John 3:5, Acts 2:4, and Acts 2:38? Ang unang tanong eh, born again ba siya? Number one pa lang yun. Step number one, born again ba yung ikukwart mo? Born again ba yung liligawan mo? Born again ba yung nililigawan mo? Wow, marami yata bagsak agad sa number one pa lang. Hello? Importante yun. Nasaan sa Biblia yan? Okay, ito. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Ito. Hindi ako nagsabi na na. 2 Corinthians 6:14, do not be yoked together with unbelievers. For what does righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? Yan. Alam niyo po ba yung yoke? Yung pamatong? Yung po sa probinsya namin, meron po yoke na nakalagay sa ano ng kalabaw. Alam niyo yun, yung ganon. So, dalawa yun. Dito sa kabila at saka dito sa kabila. So, kinakailangan, pag maglalakad yung kalabaw, hindi pwede yung isang yoke, may iwan.
magkasama yan para makapag-araro siya na maayos doon sa bukid. So, kapag ikaw ay yung kabilang yoke, ay born again, dapat yung partner mo dito sa kabilang yoke ay born again din para kapag lumakad kayo, sabay kayo, pareho kayo na pinaniniwalaan, pinananampalatayanan. Kaya yan yung sinasabi ng 2 Corinthians 6:14. Do not be yoked together with unbelievers. Pero maraming mga Kristiyano, ayaw paniwalaan yan. Pinipilit pa rin yung gusto nila, nangliligaw pa rin ng mga unbelievers. Pero number one na rule yan, number one ng LCM rule yan, do not be an equally yoked with unbelievers. Para sa kanila, pinumunit nila itong part na ito ng Biblia sa Bible para ma-rationalize at mabigyan ng justification yung mga gusto nilang gawin sa buhay nila. But you can do that, but you will never prosper because you are violating the number one rule of Christian LCM, which is do not be yoked together with unbelievers. Okay? Wala bang mga violent protests and reactions? Kapag meron kayong mga violent protests and reactions, dito na lang kayo makipag-usap. Okay? Yan na lang sa 2 Corinthians 6:14. Or pwede mong gawin, gayahin yung mga ginawa ng nauna. Pinunit nila yan sa Biblia nila para may patupad yung mga nais nila. Pero look at them. What kind of life are they living? Naku, gasgas na gasgas na po yung mga linya na yan. Pag nagka-counseling ako, nagka-counseling si Pastor, Pastor, kung ba ipabalik ko lang? Diba? Kasi pinilit nila yung mga ano nila, gusto nila, nag-asawa sila ng mga unbelievers eh. Tapos pagkatapos silang mga pag-asawa ng mga unbelievers, hinila sila pabagsak. Hinila sila sa backsliding, hanggang ngayon hindi sila makabalik-balik. Pero deep in their hearts, andun yung longing nila to come back to the ministry, to go back to their, yung kung ano yung dati sila. Pero hindi na nila magawa, hindi na ganun kadali. Kasi may mga asawa na sila, meron silang mga anak. Hindi na ganun kadali. Nadiskaril yung kanilang mga buhay. Nadiskaril yung kanilang mga paglilingkod. Bakit? Kasi hindi nila ito sinunod. Kaya dapat ito, sabi nga ng Biblia, bind them in your foreheads. Dapat nakalagay dito yan, no? O kaya nakalagay doon sa kwarto mo. 2 Corinthians 6:14. Okay. Meron pang isa yan eh. Sa parang second. Yeah, okay. Diba? Okay na yan. Okay. So next, ano pa yung pangalawang question na dapat tanongin ang sarili mo? Is this person totally committed to God as I am? Yan. Tanongin mo yung sarili mo. Ikaw committed ka sa Panginoon. Grabe kang maglingkod sa Lord. Ang init mo. May ministry ka. Ngayon, meron kang tinatarget, naliligawan, meron kang iko-court, prospect court na iko-court, prospective na taong iko-court mo. Second question, hindi lang dapat born again siya, kagaya ng sinabi ng 2 Corinthians 6:14. Committed ba siya? Amen? Kasi pwede, born again siya, okay, pasado sa number one, pasado. Pangalawa, tingnan mo yung sarili mo. You are a committed Christian. Tanungin mo sarili mo, committed din ba siya? Oo, born again siya, pero committed ba siya? Aba, baka pa, minsan sa isang taon mo lang siyang makita sa church. Amen? Baka naman, kapag ikaw, go na go sa ministry, sa halip na i-push ka niya papunta sa ministry, hinihila ka niya palayo sa ministry. Ako, pag ganyan, mag-isip ka na. Diba? Sa halip na pag sinabi, ay, may practice ako ngayon eh. Huwag na, manood na lang tayo ng sine. Mas masaya kaya yun. Diba? Committed pa siya. Is the person totally committed to God as you are? Dahil kung hindi, medyo pangalawang criteria, bagsak na. Okay, pangatlo. Ayan, tanongin mo rin yung sarili mo. Am I totally committed to God?
Okay. Baka naman, yung pinaprospect mong ligawan, siya yung committed sa Panginoon, tapos ikaw hindi committed sa Panginoon. At ikaw ang magugulo sa buhay niya. So it's the same thing. It's the other way around, pero the same effect, the same results. So ask yourself, am I totally committed to God to be able to do this? Diba? Yan. Pangapat, fourth question. How will it affect my relationship to the Lord if I begin dating this person? With my parents, with my friends. Kasi meron kaya mga, hindi lang ikaw ang nabubuhay sa mundo eh. You are not an island. You live, you have a family, you have a mother, a father, a brother, a sister. Meron pa kayang mga mahal sa buhay na nakapaligid sa'yo. Kapag diligawan mo ba yung taong yan according to your whims and desire? Ano ang magiging epekto nito sa relasyon mo una sa Diyos, pangalawa sa relasyon mo sa pamilya mo, at pangatlo sa relasyon mo sa mga kaibigan mo? Kasi meron kaya mga ganon na pag hindi will ng Lord, pati yung mga pamilya nagugulo. Diba? Alam niyo, nawawalan niyo ba ako? Na hindi lamang kayong dalawa eh. Kundi meron kayong mga nanay at tatay. Yung nanay at tatay mo ba, paboro dyan. Yung nanay at tatay mo ba, gusto rin yan. Yung mga kapatid mo ba, kasundo yan. Diba? Baka naman hindi pagdating ng araw eh, laging may World War II sa bahay. Kasi hindi, doon pa lang sa una, hindi na magkakasundo. Diba? Doon pa lang sa una, eh, hindi na pabor. Doon pa lang sa una, at the outset, eh, medyo meron ng problema. Kasi hindi talaga siya gusto ng nanay mo, hindi siya talaga gusto ng tatay mo, o hindi talaga siya gusto ng mga kapatid mo. Okay? Nawalawalo ba natin? So, mga factors to consider. Pero, maliban nga na talagang will ng Lord yan, eh, kahit na minsan hindi kasundo ng mga kapatid mo, kung will ng Lord, wala yung problema. Pero yung nga sabihin, you don't live alone. You live with a family, you live with some friends, di ba? Meron yung mga ano na, huy, wala na naging girlfriend mo yan. Hindi ka na nakikipag-join sa amin, ah. Parang nilimot mo na kami mga kaibigan mo, ah, di ba? O kaya sasabihin ng mga nanay mo, wala na naging girlfriend mo yan. Hindi ka na sumasama sa mga family outing natin. Doon ka na lang sa girlfriend mo. Sige, doon ka na. Diba? May mga ganun pong mga kwento magkaminsan. Okay, next. Yan. Ito, medyo... What kind of reputation does this person have? Okay, so... Anong klaseng reputasyon meron itong taong pinoprospect mo? Is she or he of good reputation? Baka naman kilalang pa sa bulero yan, sa barangay. Baka naman kilalang magnanakaw yan. Baka naman kilalang girlfriend ng bayan yan. Diba, ano na yun? What kind of reputation? Because you are a Christian, dala-dala mo ang pangalan ni Kristo sa buhay mo eh. So, anong klase ng tao yung gusto mong maging partner sa buhay? Ha? Anong klaseng reputasyon meron siya? Kilala ba siya sa barangay bilang isang mabuting tao, mabait na tao, walang mga inaagrabyayong tao, or kilala siya sa barangay na lahat na yata ng lalaki sa barangay naging boyfriend na. Tapos gusto mo rin, ikaw ang pang-bente na boyfriend niya. So, kinakailangan iisipin ko rin yun. What kind of reputation does this person have? Next, if there is a big difference in our age, how might that affect our relationship? Wow, halimbawa, ikaw, 13 years old ka pala, tapos nililigawan ka ng mga 30 anyos na, 30 years old. Diba? Dapat mag-iisip-isip ka ng ganyan, i-consider mo yan. O kaya 15 or 16 ka, tapos nililigawan ka ng 40 years old. Malibang will ng Lord yan, then go. Kasi meron kayang mga bagay na ang Lord ang nagtatakda. Pero, kung hindi ka sure na si Lord ang may kalooban yan,
you have to seek the perfect will of the Lord. Amen? So, kasi syempre, kapag mataas, malayo ang age gap difference, medyo marami yung complications yan sa relationship. Pero kung will ng Lord yan, wala yung problema. Okay? Okay, next. Yan, ano po yung mga ibang mga questions na pwede mong tanongin ang sarili mo if you are ready to go into the courtship stage? What is the right age to date? Ano ba talaga ang tamang edad na pwede ka nang magpaligaw o kaya magligaw? Ha? 18, sabi ni Dayan. Bakit 18, Dayan? Kasi yun, ano? Kasi yun yung age na pwede ka nang bumoto. Legally speaking, qualified ka na to be a legal citizen of this country. In the same manner, qualified ka na rin manligaw at the age of 18. Okay, pero kung mga 16 ka pala, pwede ba yun, Dayan? Ay, hindi pa. Okay, so para kay Dayan, 18 is the right age. Ikaw, Josh? 25, si Josh. 25 daw. Graduate ka na nun. Ibig sabihin ng college, medyo stable na yung trabaho mo nun. So, pwede ka na rin magligaw nun or magpaligaw. Wala bang magsasabi dyan ng mga 35? 40, ganyan. Palagay ko yung mga 40, may gift na yun. May gift na yun. Single blessedness na yun. Celibacy na yun. Okay. So, walang sinabi ang Bible, even counselors do not give specific age na tamang age sa pakikipag-date. Yung sinabi natin kanina, kailangan spiritually mature ka, mentally mature ka, and emotionally mature ka. Okay? Pero, syempre, pag 13 ka pa lang, o kaya 14, 15, 16, ako dapat hindi pa talaga, 17. Kasi bakit? Unstable pa kaya yung mind ng mga yan? Teenager yung mga yan, pabago-bago isip niyan. Ngayon, gusto ka niyan, bukas ayaw na niya sa'yo kasi may nakita siyang mas kwapo, mas maganda. Kaya hindi katiwa-tiwala yung mga ganyan edad. Naku, sigurado yan. Yung mga teenager, yung mga nasa high school pa, parang ano pa lang yan eh, nag-explore, nag-adventure. Kaya dapat huwag ka munang makikipag-kumi kapag ganyan pa lang edad mo. 16, 17, kahit na 18 eh. Hanggang merong teen. Hanggang kailan ba yun? 19? Hanggang 19, 20, 21 teen, di ba? 22 teen, 23 teen, ako! Huwag muna hanggat may teen pa rin yung mga edad nyo, huwag muna kayong mag-iisip manligaw or go into the stage of courtship. Okay. Number two. Miscellaneous question, ano yun? Okay. Will I get my parents' approval? Yan. Kung pwede naman, pag manliligaw ka na or magpapaligaw ka, sabihin mo naman kay mommy, huwag mong ililihim. Ha? Yan. Kasi si mommy ang the best na kakampi mo. Hindi ka niya iiwanan. Tutulungan ka niyan. Puprotektahan ka niyan. Diba? Ang mga nanay, ano yan? Mga stage mom yan. Kahit ano pang mangyari, ipuprotektahan ka niyan. Ipaglalaban ka niyan. Parang katipunera yan. Diba? Pag medyo nagkakamali yung mga nanliligaw sa'yo, sinaktan ka o pinaiyak ka, naku, ang unang susugod yung nanay mo. Kaya, sabihin mo sa nanay mo, be open, amen? Get your parents' approval. Mami, pwede na ba akong manligaw? Tapos sabi ni mami, pitrabaho ka na ba? Hihingi ka lang sa akin ang pang-date mo eh. Huwag muna. Okay, so get your parents' approval kung alam mo, yun na ang tamang panahon. Pangatlo, hindi lang pala parents' approval. Get your pastor's approval. Naku. Kinakailangan magpa-counsel ka pala. Kinakailangan i-open mo rin kay pastor. Pastor, pinapag-pray ko po si sister eh. Kinakailangan i-open nyo kay pastor yan kasi siya yung makakapagbigay sa inyo ng guidance. Para masamahan din kayo ni pastor na ipag-pray yung journey nyo ng courtship para maging successful.
So don't hesitate to open, kahit hindi si pastor, yung mga nakakatanda sa pananampalataya who can give you the right advice and the right guidance as you go on to your journey of courtship. Okay? So magpa-counsel kayo, open up. Pastora, pwede bang samahan mo ako sa pagpe-pray kay sister? Ganyan. Ilalatag mo, di ba? Ganyan ang mga Christian courtship, love, and marriage. Sa mga Pilipin, walang ganyan-ganyan, di ba? Sugod lang ng sugod, ligaw lang ng ligaw. Di ba? Palipad lang ng palipad ng mga hangin, sulat, chocolates, and roses. Pero sa mga Kristiyano, ganito ba? Grabe, napaka-elaborate naman. Sabi, ba't ako na-born na ganyan pa? Nalaman ko pa ito. Eh, samantalang hindi pa ako born na ganyan, dali-dali lang magligaw eh. Kapag ngayon, kailangan ko pala. Sabihin mo kay pastor, sabihin mo kay nanay, ipapag-pray mo pa, kinakailangan pala, ganito, ganyan. Yun po ang tama. Hindi natin ito natutunan eh. Kaya, hindi ko natutunan ng marami, kaya naman, tignan mo, nasaan sila ngayon, kung ano yung ginagawa. Okay. So kapag okay na yun, ito yung mga some dating rules that you have to follow as a Christian. Okay, ito, number one. Never engage in petting before marriage. Ano ba yung petting? Yan yung mga, meron kayong mga body contact. Hindi pa kayo mag-asawa, pero ginagawa nyo na yung mga ginagawa ng dapat mag-asawa. That is a big no-no, capital X, sa mga Kristiyano. Don't involve in petting before marriage. Next. Ano yung petting? It could be smooching, making out, caressing, yan ang ibang mga tawag nila. In other words, ito ay gawa ng mga makalaman, gawa ng mga hindi nakakakilala ko sa Diyos. Kaya naman, walang takot silang gawin ang mga bagay na to. These are lustful acts or lustful desires that is a big no-no to Christians who are planning into love and courtship. Amen? Naku, napakamanang naman pala ng mga Kristiyano, ng mga born again. Napaka-conservative naman pala. Hindi ba pwede mag-holding hands lang kahit na kaya smack lang naman yun eh. Di ba? Pero, meron ang isang illustration eh. Merong isang kamelyo doon sa disyerto. Sila lang amo niya na doon sa gitna ng disyerto. Eh sa disyerto, napakalamig paggabi. So, yung amo niya, siya yung nakalagay doon, nakatutulog doon sa loob ng tent. Yung kamelyo, syempre, nasa labas ng tent. Eh yung kamelyo, nilamig. Brrrr, sabi niya. So, sumilip siya doon sa tent. Ang sabi niya, boss, pwede bang palagay naman nung paa ko dyan sa loob ng tent? Kasi ang lamig eh. Isang paa lang. Hagan mo ba ako? Sige, sabi niya. So, pinasok nung kamelyo yung paa niya. Isang paa lang. Eh, nasarapan yung kamelyo kasi ang lamig pala dun sa loob ng tent. Ngayon, nag-request siya isang pang-request. Sabi niya, boss, pwede ba yung isang paa pa? Kasi ang sarap pala dyan, mainit. Dito sa labas ang lamig. Ha, ganun pa ko. Sige, sabi naman nung amo niya. Nilagay yung dalawang paa. Pagkatapos, nasarapan kasi dalawang paa na yung naiinitan. Sabi niya, pwede ba yung pangatlong paa ko, boss? Ipasok ko pa, isa pa, sabi niya. Ah, o sige, sabi niya daw. Pinasok yung pangatlong paa. Eh, ang sarap na! Lalong sumarap! Kaya sabi niya, naku, pati hindi ko pa lubos-lubosin. Pwede ba yung pang-apat na paa ko, ipasok ko na sa loob ng tent? At sabi ng amo niya, sobrang bait eh. Sabi niya, o sige, sabi niya. Ano yung katapos-tapusan ng kwento at istorya? Ha? Oo, oh, tama. Ang katapusan ng kwento at istorya, yung kamelyo nasa loob ng tent, yung amo nasa labas na ng tent. Okay? Kasi napagbigyan ng isang paa, ay nasarapan, nainitan. Ganyan po ang nangyayari sa maraming kabataan. Na napagbigyan, alam niyo po ba na kapag we are human, warm-blooded mammals. Ang tao, warm-blooded mammals yan eh. So, nagsisimula yan sa necking, smooching, or
or caressing, ganyan. Tapos hanggang sa nakakagawa na ng kasalanan na nagbubunga ng hindi maganda. So, doon pa lang sa first step, cut na. Okay? So, yan. Yan ang mga dating rules. Pangalawa, yun. Yan. Ano yung mga yan? This arouse sexual desires which could lead to fascination and youthful lust. Okay? Bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi realistic to, di ba? Realidad ito ng buhay. Lalo na mga kabataan, very impulsive. Okay, pag nakaramdam ng panibagong sensation, mababago ito ha. So dahil natutuwa sila, then they continue to do it. Hanggang sa isang araw, they will regret it kasi hindi na pagiging maganda ang buhay. Pangalawa, keep yourselves holy in your body and in your spirit through the power of the Holy Ghost. So instead of involving yourself with those such kind of acts, kinakailangan, sabi ng Bible, you should be holy. Meron niyang versikulo sa 1 Peter 1:16. For it is written, be holy because I am holy. So ang Lord gusto niya maging holy tayo. Okay? Next. Do not lust in your heart after her beauty or let her captivate you with her eyes. Proverbs 6:25. Do not do lustful desires. Next. Ladies must avoid wearing tight or revealing clothes to avoid providing man to lust. So yung mga babae, kinakailangan para hindi nila ma-provoke ang mga kalalakihan. Huwag kayong magdadamit ng mga tight, revealing outfit na nagiging sanhi para yung mga kalalakihan ay pagnasaan kayo. So ladies should always be modest. Amen? Kinakailangan sa pananamit, sa paglabas ng anyo, nakikita na kayo ay mga kagalang-galang at re-respetuhin. Yan. So yan. Ladies, you must avoid wearing revealing clothes. So ano yung mga dangers of or worldly practices of dating? Yan. Ito yung mga ginagawa ng mga nasa sanlibutan na dapat hindi natin ginagawa. Ito yung mga bagay na, yung kanina, it leads to physical intimacy. Yeah, so, nagkakaroon ng, nagbubunga ng hindi maganda. Kaya may mga napubuntis na, hindi pa napapanahon, napubuntis na, nanganganak, 16 years old pa lang. Kasi, naging mga impulsive, hindi nila napag-aralan ang mga bagay na to. It's a big no-no to Christians. Amen? So sa halip na lust, kailangan holiness. Next, often mistakes a physical relationship for love. Akala nila kasi, pag nagahalikan o nagyayakapan, love na yun. Hindi po. Ang love, yung 1 Corinthians 13:4-8 kanina. Amen? Yung paghahalikan, yung pagyayakapan, hindi pa yun ang love. Hindi yun ang love. So yun ang malaking misconception. Na kapag hindi mo ako love, kasi bakit hindi ka nagpapahalin? Hindi mo ako mahal, kasi bakit hindi mo binibigay yung gusto ko? Hindi mo ako mahal, bakit kasi hindi ka nagpapaholding hands? Akala ng marami, ang love, yung nagpapaholding hands ka, o nagpapahalin ka, o nagpapayakap ka. But that is the biggest misconception of all. Because love is 1 Corinthians 13:4-8. Love is agape kind of love. Kaya kapag ang isang tao, nililigawan ka, tapos gusto kang pagsamantalahan, ibig sabihin, gusto kang i-caress, gusto kang i-physical contact na hindi pa napapanahon, hindi ka mahal niya. Totoo yun, sigurado yun. Amen? Because he doesn't respect you. He doesn't respect yung pagkatao mo. So, kinakailangan, alam mo yan. So, tandaan mo ito. Kapag isang araw dumating sa buhay mo na merong tao na he will take his advances upon you and then he will kukonsensyahin ka nilang hindi mo ako mahal. Kasi, ayaw mo akong halikan. O hindi mo ako mahal kasi ayaw mo akong yakapin. O hindi mo ako mahal kasi ayaw mo ibigay yung hinihingi ko sa'yo. Nako, i-break mo na agad yan. O iwanan mo na yan. Kasi hindi ka mahal niyan. Amen? Amen ba? Amen. Okay, next.
So physical relationship is not love. Physical intimacy is not love. Okay, often isolates a couple from vital relationship with others. Yun. Nakala natin, love na love yung bawat isa, pero na-isolate kayo sa pamilya nyo. Na-isolate kayo sa mga mahal niyo sa buhay para may sarili kayong mundo. Diba? So dapat isipin nyo rin yun. Next. In some cases, it distracts one from serving the Lord. Ito yung pinakamatindi. Kapag nag-date kayo, yung dating and courtship nyo, ay dinistract ka from serving the Lord, hindi will ni Lord yan. Amen? Naunawaan nyo ba? Kapag yung dinidate mo, or yung nagliligaw sa'yo, or pinagpapaligawan mo, ay inilalayo ka sa paglilingkod sa Diyos, hindi kalooban ng Diyos yan. Sigurado yun. Kaya dapat putulin mo na yun. Kasi dapat kung kalooban ng Lord yan, it will not draw you away from God, but it will draw you closer to God. Amen? Kapag meron kang ministry, hindi ka niya hahadlangan, kundi i-encourage ka niya at ipupush ka niya to go on with your serving the Lord. Amen. Pero kapag nilalayo ka niya sa ministry, dinidistract ka niya, yung mga tinatawag na distraction, then it is not the will of God for your life. Mag-isip ka na. Okay, next. It develops a self-centered, feeling-oriented concept of love. So yun, pansarili yung hinahanap, pansariling kaligayahan, pansariling satisfaction. Hindi niya iniisip na nakakasakit siya or dinidisrespect na niya yung kabilang party. Okay, next. It teaches people to break relationship easily, conditioning them for divorce than marriage. Ito, sa mga believers, napakadali nilang magpalit ng boyfriend-girlfriend, di ba? Sa isang taon, baka ilang beses kung mag-boyfriend o mag-girlfriend, ganun kadali, they easily break relationship and they easily enter into a new relationship. Hindi will ng Lord yan. Hindi will ng Lord yung papalit-palit ka ng boyfriend, papalit-palit ka ng girlfriend, na nag-boyfriend shopping ka or girlfriend shopping. Hindi will ng Lord yan. Amen? Sapagkat ang will ng Lord, according to the Bible, kailangan meron kang loyalty, meron kang sincerity. Kinakailangan alam nyo. Okay, next. Promotes appetite for variety and change in relationship. Yun na yung pabago-bago yung relationship, nag-adventure ka, gusto mo, ayaw, ang boring naman ng ano na to, girlfriend ko. Wala naman kaming ibang ginagawa kundi magtitikan. Diba? O kaya magbasa ng Bible, o kaya mag-pray, ang boring. And so you try to explore and try some adventure, and so you break the relationship and start shopping for new kind of relationship. Gusto mo merong excitement, o kaya gusto mo merong something, may variety naman. Mali po yun. Amen? Kinakailangan ang will ng Lord sa buhay mo ang sundin mo. Next. Promotes lust and immoral habits, opening door for sin. Yan. Kaya kapag ang girlfriend mo, dinadala ka sa maling gawa, like tinuturuan ka ng mga bagay na lustful, then i-break mo na yan. Hindi ganyan nire-respeto. Hindi ganyan ginagalang. Iwanan mo na yan. Amen! Kahit gaano pa kapogi yan o maganda yan. Amen ba? Kung hindi ka naman yan nire-respeto at ginagalang, huwag mo na yan ituloy. Amen? Kalimutan mo na yan. Okay, next. Okay, lacks biblical and godly principle. Thus, the various biblical concepts of sex and marriage. So, ibig sabihin, yung ano mo, yung girlfriend mo, yung gusto kong bigawan, hindi spiritual. Kaya mga pinag-uusapan nyo, wala man lang salita ng Diyos. You don't grow and mature spiritually together because walang biblical foundation yung relationship nyo. Mga pinag-uusapan nyo, mga walang kwenta, mga hindi nakaka-edify
nakaka-edify ng spirit, baka hindi nakaka-edify ng paglilingkod sa Panginoon, then think about it. Pag-isipan mo ng mabuti yun. Kapag yung partner mo ay hindi ka dinadala into spiritual maturity and spiritual growth. Amen. Okay, next. Embarks too quickly on a romantic path before one is ready to commit to marriage. Yan nga, yung nag-adventure. Gusto, merong romance, merong adventure, merong desire, merong excitement. Pero that is not love. That is not love. Amen? Hindi po yan kalooban ng Panginoon. Yan po ay gawa ng mundo. That is not Christian love, courtship, and marriage. Okay, so how should we conduct ourselves in Christian courtship? Paano tayo magbibehave bilang mga Kristiyano in Christian courtship? Number one, be willing and teachable. Seek parental elderly guidance. Okay? Pag tinuturuan ka, pinapayuhan ka, makinig ka. Pag sinabi, sister, kalimutan mo na yung taong yan. Hindi ka yan dadalhin sa mabuti. Payo yan ni, ang pastora, o kaya payo ni pastor. Pero ayaw mong pakinggan. You are not teachable. You are not obedient. You are not seeking the guidance of the elderly. Gusto mo palang ipilit yung gusto mo. Bahala ka na. Okay, next. Pray often together. Yan ang maganda. Kinakailangan nagpe-pray kayo together. It's a joint work na pareho kayong nagmamature together in the Lord. Mag-pray kayo together. Next, serve the Lord together. Nako, di ang sarap doon. Next, attend church together. Next, have a regular Bible study together. And equip yourself together with the Word of God. Lagi may together. Together in the Lord. Diba? Together in Bible study. Together in prayer. Together in ministry. Together in worship. Together, together, together with the Lord. Amen? Naku, ang hirap hanapin yan, Pastora. Mahirap paghanap ng ganyan. Napaka-perfect na scenario niyan. Hindi. Kasi sabi ng Bible, ask and you shall find. Seek and you shall receive. Di ba? Pag hiningi mo sa Lord yan, darating yan. Ibibigay ng Lord yan. Amen? Amen. So, kinakailangan pinapag-pray mo. Hindi mo kasi pinapag-pray. Ipag-pray mo, simulan mo na ngayon pa lang. Di ba? Para pagdating ng panahon, mahinog, aanihin mo na yung perfect na tao pinapag-pray mo. Okay? Yan. I-meditate nyo yan. 1 Corinthians 6:19 to 20, Romans 12:1 to 2, Jeremiah 17:7 to 10. Pag-pray nyo dalawa yan. Do you not know that your bodies are temple of the Holy Spirit? Yung katawan nyo raw, templo ng Holy Spirit yan, kaya huwag nyong babastusin. Huwag nyong, quote-unquote, sorry for the word, huwag nyong bababuyin. Okay? Because that body is temple of the Holy Spirit. Nakatira dyan ang Holy Spirit ng Panginoon. Huwag nyo yan ipapabastos at huwag nyo babastusin. Okay? Do you not know that your bodies are temple of the Holy Spirit? Who is in you? Nasa inyo ang Holy Spirit? Whom you have received from God? You are not your own. You are bought with a price. Therefore, honor God with your bodies. Diba? Galangin nyo lang yung katawang yan. Kasi hindi nyo mag-aari yan. Binili ni Kristo yan ang kanyang sariling dugo. Binigay niya ang buhay niya para sa katawang yan. Kaya i-honor nyo raw. Galangin nyo raw. Huwag nyo raw ipapabastos at huwag nyong babastusin. Amen? 1 Corinthians 6:19 to 20. Ibang-iba talaga ang LCM ng mga Kristiyano. Pero nakakalungkot. Marami tayo mga Kristiyano nag-violate nito. Diba? Pero tingnan nyo, nasaan sila ngayon? Anong klaseng buhay ang kanila? What kind of life do they lead? Tapos Romans 12:1 to 2. Okay, so yan. So yan, kunin nyo yung mga versikulong yan. Importante yan tungkol sa courtship. So, 1 Corinthians 6:19 to 20, Romans 12:1 to 2, and Jeremiah 17:7 and 10. Okay, basahin nyo na lang po yan sa inyong mga tahanan kung meron kayong mga sariling Bible. Importante yan, ilagay nyo sa
Gawin yung bookmark, gawin yung paalala sa araw-araw ng inyong buhay. Okay. Okay, so after that, ito na yung marriage. Kanina, dinefine natin yung love. Tapos ngayon, courtship, di ba? Yung Christian time of worship, ang daming bawal. Ang KJ naman ng LCM ng mga Kristiyano, ang daming bawal. Di ba? Pero sabi nga ng Bible, makitid ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Maluwag daw ang daan patungo sa kabahamakan. Kaya pinipili natin ang makitid na daan. Ito yun, yung Christian LCM. Madaming bawal, maraming parang sinusuppress yung desires mo, yung gusto mo sinusuppress. Pero ito ang pangako ng Diyos, victory yan sa dulo. Kasi makikita mo yung tamang tao para sa'yo. Hindi ka magkakaroon ng regrets, hindi ka magsisisi kung bakit pinakasalan mo yung tao yan. Dahil naging patient ka, naghintay ka, you waited for the perfect person in your life, then you got the perfect partner in your life. And in the end, you will not regret. Amen? Okay, makikita ang daan ng una, pero sa dulo, masaya. Kasi nakuha mo yung tamang tao para sa'yo. Okay, maluwag yung daan, nagawa mo yung gusto mo, niligawan mo lahat ng gusto mong ligawan, magaganda, lahat ng gusto mo according to your taste, not according to the taste of the Bible, to the Word of God. Pero in the end, regrets. Nagkaroon ka ng sobrang pag-iyak, sobrang pain, sobrang hurt because you chose the wrong person. Naku, pag gano'n, mahirap yun kasi hindi mo na pwedeng ibalik. Diba? Ang dami ko kaya nakausap na ganyan, Pastor, hindi ko maibabalik ko lang. But they cannot do anything about it now. Okay, now, love kanina, courtship, tapos na, ngayon pumunta tayo sa marriage. Sa first, sa Genesis, ito, sa Genesis 24, okay lang. Babasahin ko na lang. Genesis 24, verse, ito na, last na to, marriage na to. Verse 1 to 67. Naku, napakahaba nito. Kwento kasi to ng pinakamagandang love story sa buong mundo. Sa buong, sa buong kamunduhan, or sa buong sanlibutan. It is the love story of Rebecca and Isaac. Diba? Si Rebecca and Isaac. Ito ang pinakadakilang love story na pwede mong mabasa at maging inspirasyon. Di ba? Okay, sa Genesis 24, verse 1, Abraham was now old and well advanced in years, and the Lord has blessed him in every way. He said to his chief servant in his household, the one in charge of all that he had, put your hand under my thigh. I want you to swear by the Lord, the God of heaven and the God of the earth, that you will not get a wife for my son from the daughters of the Canaanites, among whom I am living, but you will go to my country and my own relatives and get a wife for my son Isaac. Okay, the commission. Si Abraham, matanda na, namatay na yung asawa niya si Sarah. Ngayon, kinakailangan niya maghanap na ng asawa ni Isaac kasi mga 40 anos na si Isaac, wala pang asawa. E may pangako ang Diyos mula sa iyo ay ikaw ay magbubunga ng maraming anak at mga ina mo na kasing dami ng bituin sa langit at kasing dami ng buhangin sa dagat. Eh, paano matutupad yun? Eh, single pa rin si Isaac. Paano matutupad yun? Eh, wala pa rin asawa si Isaac. And so, Abraham took it upon himself the responsibility of finding the perfect bride for Isaac. It should be a perfect bride. Nothing more, nothing less. Sabihin mo natin lahat, perfect. Ganun din sa iyo. Kinakailangan wala kang ibang hahangarin kundi yung perfect na babae para sa'yo. Yung perfect na lalaki para sa'yo. And it is not an easy journey to find. Ganyan po ang nangyari kay Isaac. Una, ang sabi ni Abraham, number one na stipulation niya or number one na command niya, maghanapan mo, kinuha niya yung kanyang faithful servant. Ito, talagang servant na niya ito mula nung bata pa siya, nung Isaac pa lang siya. Abraham pa lang siya na tinawag mula sa Mesopotamia patungo doon sa Kanaan. So sabi niya, may pangako ang Diyos sa akin.
matanda na ako, patay na si Sarah, etong si Isaac nagmumukbong kasi wala na siyang nanay, nalulungkot, kaya halika rito, sabi niya sa kanyang chief servant, ibibigay ko sa iyo ang task to find the perfect bride for Isaac. Number one, doon ka, bumalik ka doon sa aking pinanggalingan. Kung saan ako tinawag ng Diyos sa Mesopotamia. At pumunta ka sa mga kamag-anak ko doon, doon ka maghanap ng mapapangasawa ni Isaac. Pangalawa, huwag na huwag kang kukuha sa paligid natin na kung saan mga Canaanites ang nakatira. Ang mga Canaanites ay mga unbelievers. Sila yung mga unbelievers sa panahon natin ngayon. So don't ever try to court a Canaanite. Don't ever try to court an unbeliever. Kahit na maganda pa siya at pang Miss Universe ang beauty niya. Dahil hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Okay, so sabi po ng servant, the servant asked him, what if the woman is unwilling to come back with me to this land? Shall I then take your son back to the country where you came from? Make sure that you do not take my son back, Abraham said. The Lord, the God of heaven, who brought me out of my father's household and my native land, who spoke to me and promised to me an oath, saying, to your offspring I will give this land. He will send his angel before you, so that you can get a wife for my son from there. Sabi ng servant, paano pa pagdating ko doon sa lupang pinanggalingan mo? Nakita ko yung mga kamag-anak mo. Ayaw! Sumama! Anong babae makikita ko? Ang gagawin ko ba, dadalhin ko si Isaac doon? Sabi niya, no. Let my son stay here. Kung nasaan ka, manatili ka. Huwag kang lilipat ng ibang lugar. Ganyan po si Isaac. Kung saan ka tinawag ng Lord, dyan ka na. Kung naglilingkod ka na ngayon, maglingkod kang manatili naglilingkod, huwag kang aalis dahil meron kang nagusto ang ibang na babae, hindi mo ka pananampalataya. Stay where you are. Amen? Stay put. Ganun yung ginawa ni Kanaan, ni Isaac. Pangalawa, sabi ni Abraham, huwag ka mag-alala. Nauna na ang anghel ng Panginoon. Nauna na siya doon. Imagine, ganun din sa'yo, maniwala ka. Yung tamang babae, tamang lalaki para sa'yo, inihanda na ng Lord yun. Nauna na yung anghel, inihanda na niya para sa'yo. Amen? Ganyan po ang nangyari kay Isaac. Sabi po ng Genesis 24 verse 7. The Lord, the angel of the Lord, he has sent before you so that you can get a wife for my son. Maniwala kayo, si Lord andun na, nauna na, inihanda na niya yung magiging asawa mo. Nasaan man siya o sino man siya. Nandun na, nauna na yung anghel, kagaya sabi dito sa Genesis 24. And so, sa verse 10, the servant took 10 of his master's camels and left, taking with him all the kinds of good things from his master. He set out for Aram Naharim and made his way to the town of Nahor. He had the camels kneel down near the well outside the town. It was towards evening, the time for the women to go out to draw water. Then he prayed. Nandun na rin siya sa Nahor. Nakarating na siya doon sa lugar kung saan ang galing si Abraham. Panahon na rin noon na pag-iigib ng tubig ng mga babae doon sa lugar na yon. At nag-pray itong servant ni Abraham. Sabi niya, O Lord God of my master Abraham, give me success today and show kindness to my master Abraham. See, I am standing beside this spring. And the daughters of the townspeople are coming out to draw water. May it be that when I say to a girl, please let down your jar that I may have a drink, and she says, drink, and I'll water your camels too, let her be the one you have chosen for your servant Isaac. But this I will know that you have shown kindness to your master. Nakaupo siya, pagod siya, kasama niya yung sampung kamelyo. Pagdating niya doon, nag-pray siya. Sabihin mo natin lahat, nag-pray. Yun ang kailangan natin, mag-pray. O una-una na yung anghel, pero kailangan pa rin mag-pray. Pagdating niya doon, sabi lang, Panginoon, maawang at mahabag kay Abraham na iyong servant.
please show kindness to your servant Abraham. Today, tonight, this morning, sabi niya, this afternoon pala, the townspeople's daughters are coming to get water from the well. Pag dumating yung mga babaeng yun, pag may babae na sabi ko, hiningan ko ng tubig at sinabi sa akin, oo, uminom ka ng tubig ko at hindi lamang ikaw, kundi pangakamelyo mo, iigiban ko ng tubig. Naway siya na nga. So humingi siya ng sign. Sabihin mo natin lahat, sign. Yan. Kung minsan para malaman mong perfect will ng Diyos sa buhay mo, pwede kang humingi ng sign sa Lord. Kagaya nito, yung servant, na humingi siya ng sign. Na kapag meron daw babae, na hiningan niya ng tubig, at binigyan siya ng tubig, at hindi lamang siya binigyan ng tubig, kundi pati mga kamelyo niya, ay bibigyan niya ng tubig, siya na yung babaeng yun. Diba? So dami ng babaeng mag-iigiba, pero humingi siya ng sign. Ano pong nangyari? Sa verse 24, kung itutuloy natin, sa verse 15, before he had finished praying, Rebecca came out with her jar. Hindi pa siya tapos mag-pray, may dumating na, na babae na kasama yung kanyang jar on her shoulder. She was the daughter of Bethuel, son of Milcah, who was the wife of Abraham's brother Nahor. The girl was very beautiful. Sabihin mo natin lahat, beautiful. A virgin. Sabihin mo natin lahat, a virgin. Had ever lain with her. Wala pa siyang lalaking nakasipin, kaya siya ay virgin. She went down to the spring, filled her jar, and came up again. The servant hurried to meet her and said, please give me a little water from your jar. And the girl said, yes, drink, my lord, she said. And quickly she lowered the jar to her hands and gave him a drink. After she had given him a drink, she said, I will draw water for your camels too, until they have finished drinking. And so, she quickly emptied her jar into the trough, ran back to the well to draw more water, and drew enough for all his camels. Without saying a word, the man watched her closely to learn whether or not the Lord has made his journey successful. Nag-pray itong mamang ito. Sabi niya, pag may dumating na babae at humingi ako ng tubig at binigyan ako ng tubig, siya na. Hindi pa siya tapos mag-pray, may dumating na babae, si Rebecca, dala-dala yung kanyang jar. At sinubukan niya, tines niya, humingi siya ng tubig. Sabi niya, pwede ba akong bigyan ng tubig? Sabi ni Rebecca, opo, eto po ang tubig. At hindi lamang po kayo, pati yung mga kamelyo niyo, paiinumin ko. Tiroin mo yun, inigiban niya yung 10 kamelyo si Rebecca. At alam niyo po ba, ang isang kamelyo, sobra yung kumakain ng tubig kasi laking disyerto yan eh. Mga 20 galon, 20 gallons per camel ang pwede nilang makonsume. Eh ilan yung kamelyo yun? 10, di ba? So 10 times 20, 200 gallons ang inigib ni Rebecca nung oras na yun. Imagine, si Rebecca hindi pangit. Anong sabi doon? Beautiful. Anong sabi doon? Virgin. Kaya dapat yun din ang ipag-pray nyo. Beautiful and virgin. Kayo ang unang lalaki o babae sa buhay niya. Amen? Yun po ang sinabi dito sa Bible. Why? Bakit dumating yung perpektong babae dito na si Rebecca? Kasi nag-pray po yung servant. She asked for a sign, he asked for a sign, and he was granted the sign. Okay? So, makakita ka naman ng ganitong babae. Maganda na, virgin pa, masipag pa. Amen? Sanay sa trabaho, pero mo 20 na galon sa bawat kamelyo. Times 10, 200 gallons, inigiri niya lahat yun. Hello? Kaya dapat na ipapag-pray mo yung marunong din sa gawaing bahay. Amen? Na kaya magtrabaho, hindi mahina ang katawan. Si Rebecca, lakas ng katawan, oh. Nag-igit yun sa balon, 200 gallons, pinainom niya lahat ng kamelyo. So, kinakailangan marunong ka
marunong din sa gawain bahay. Kung pwede, huwag kang mag-asawa ng senyorita. Amen? Kasi, kawawa ka, di ba? Sa halip na siya mag-asikaso ng household, ikaw ang mag-asikaso ng household. Galing ka na sa trabaho, pagod ka na nga mag-trabaho. Pagdating mo sa bahay, ikaw pa magluluto, ikaw pa magpapakain ng mga bata, ikaw pa maglalaba, ikaw pa maglilinis. Dahila, di ba? Pero, si Abraham at saka yung servant, alam nila kung ano yung mapag-pray nila. At tumating, maganda, virgin, and masipag. Okay? Malakas ang pangangatawan. Hindi mahina ang pangangatawan, kaya kayang maglaba, kayang magluto, kayang gumawa ng gawain bahay. Okay. After she had given, okay, when the camels had finished drinking, the man, okay, so habang pala ginagawa ni Rebecca yun, sabi doon, the man, yung servant, watch her closely to learn or not whether the Lord has made his journey successful. Okay, pinagmamasdan siya no, servant, eto na kaya? Yan, dinidesign niya. Eto na kaya yung pinagpray ko? Eto na kaya yung tamang babae? So, kapag dumating yun sa buhay mo, i-discern mo. Diba? Kinakailangan alamin mo kung siya na nga kaya. Siya na kaya, Lord? Siya na yung, ito na yung mga katangiang pinag-pray ko eh. Maganda, masipag, at birheng babae. Genesis 24. And so, finally, na-discern ng mama na ito na nga yung babae, binigyan niya ng gold nose ring, at saka, gold bracelet. And then he asked, whose daughter are you? Please tell me, is there a room for your father's house for us to spend the night? She answered him, I am the daughter of Ptra, the son of Milcah, who was born to Nahor. And she added, we have plenty of straw and fodder as well as room for you to spend the night. And then the man bowed down and worshipped the Lord. Yan. Saying, praise be to the Lord, the God of my master Abraham, who has not abandoned his kindness and faithfulness to my master. As for me, the Lord has led me on the journey to success on my master's relatives. Ayan. Na-confirm na nung mama, nagtagumpay siya. Amen? Ito na nga ang tamang babae, the perfect bride for Isaac. Ito na nga si Rebecca. And so, anong ginawa po niya? Nagpatira pa siya, lumuhod siya. At anong ginawa niya? Nag-worship siya kay Lord. Kaya kapag nakita mo na yung perfect partner sa buhay mo pagdating ng panahon, the first thing that you have to do is thank the Lord, worship the Lord, because He has answered your long-standing prayers. Amen? Sa tagal ng pinaghintay mo, sa tagal ng waiting and patience mo, it is just, you just deserve to rejoice and declare your victory. And yun ang ginawa ng mamang to. Sabi niya, praise be to the God of Abraham who has shown His kindness and mercy. So it is part of the kindness and mercy of the Lord upon Abraham na siya ay binigyan niya ng perfect bride. Amen po ba? Kaya po sa buhay natin, mga kabataan pa kayo, maaaring sabihin nyo, hindi pa ako nakaka-relate dyan kasi matagal pa yan. 16 years old pa lang ako. But the Lord is readying you so that when the time comes for you, that this stage or circumstance in your life comes, hindi na yung nasasabihin, ay hindi ko kasi alam eh. Kaya tuloy na pangasawa ko, mali. Kaya tuloy na pangasawa ko ay hindi tama. Kasi wala namang nagsabi sa akin na kinakailangan pala pinapag-pray, na kinakailangan pala pinagkakatiwala sa Diyos, na kinakailangan pala makakapaghintay, hindi nagmamadali ang love, courtship, and marriage. Amen? Amen. Kaya, you will go to your own lives, magpapasukan na naman kayong mga estudyante, magkakaroon kayo ng mga sarili-sariling buhay sa inyong mga paaralan, magkakaroon kayo ng mga classmates, magkakaroon kayo ng mga classmates na magpapalipad-hangin, manliligaw, magbibigay ng mga bulaklak, magbibigay ng mga tsokolate, magbibigay ng mga love letters, iipit sa mga notebook nyo. Oh, malalaman nyo na ay hindi lang pala kilig factor.
Alam niya na ngayon na, ay, hindi lang pala feelings. Alam niya na ngayon na, ay, hindi lang pala dahil guwapo. Kinakailangan yung biblical principles of love, courtship, and marriage na itinuro ni Ate King. Amen? So kapag meron ang ipit ng love letter doon sa notebook nyo, hindi ka na basa-basa kakagat doon kasi alam mo na hindi lang pala yun ang love, courtship, and marriage. Diba? Ganun din sa mga opisina nyo kung kayo nagtatrabaho or you're working. Ganun din po, meron kayong mga makatrabaho na unbeliever na maaring, wow, magaling kaya silang manligaw. Maraming mga technique ng panliligaw para nila mapasagot ang mga babae. Pero hindi na kayo maluloko kasi napag-aralan nyo ang biblical love, courtship, and marriage. Amen ba? Amen. Tapos kung magkakaroon man kayo ng boyfriend or girlfriend pagdating ng panahon, pagdating ng perpektong panahon, hindi na kaya kayong kakaga sa mga panlalansi ng kaaway na ibibigay nyo yung pagkababae nyo na hindi pa napapanahon. Na magpapamolestya kayo ng katawan nyo na hindi pa napapanahon. Because today, you have learned that perfect love is 1 Corinthians 13:4-8. It is patient. It is kind. It does not envy. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but it rejoices with the truth, with the Bible, with the biblical principles. Love never fails. Amen? Amen. So ngayon, alam na po natin yun. Amen, mga kabataan? Pagdating nyo ba sa pagdating ng June, papasok kayo sa mga eskwelahan. Meron ng ligaw sa inyo, kakagating nyo ba agad? Hello? Iisipin nyo yun? LCM natin, ha? Iisipin nyo yun. 1 Corinthians 13:4-8. Tamang courtship. Okay, so nawa ay meron kayong natutunan ngayon. Meron ba? Meron? Okay, kapag dumating ang panahon na kayo ay susubo na sa ganitong estado ng buhay nyo, i-apply nyo yung natutunan nyo. Okay? Tama ba? Amen ba? Amen. So, ang biblical love, courtship, and marriage, si Lord ang nasa taas. Siya ang nasusunod. Siya ang priority. Amen? Amen ba? Amen. So, hindi pa dalos-dalos, hindi nakabase sa nararamdaman, kundi nakabase sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Sige nga, aralahin natin si Lord. Sabihin natin, I shall love the Lord with all our hearts. Bigit natin yung mga mata natin at kantahin natin ito. Ibigay natin yung pinaka-the best natin na pagsamba, pagmamahal, pag-ibig sa Panginoon. Because if you will love the Lord with all your heart, with all your mind, and with all your strength, you will be able to discern what is good and what is right, what is pure and what is acceptable, what is holy and what is not holy. So, just pour out your life to God, just surrender your life to God, just give your life to God, and in God's own perfect time, darating ang tamang babae para sa'yo, darating ang tamang lalaki sa'yo. Be patient. Wait. Huwag mong ipagkakatiwala ang katawan mo sa tao hindi mo pa kilala. Hayaan mo na ang kabanalan ng Diyos ay bumalot sa iyo. Bilang kabataan, maging halimbawa ka, maging magandang ehemplo ka sa kapwa mo kabataan. Do not follow the ways of the world na kung saan ang mga kabataan ngayon, ganun na lang kung maghaligan, mag-holding hands, magyakapan sa harap ng maraming tao. That is not the biblical way of love, courtship, and marriage. God is a holy God. Let us honor Him with holiness. Let us honor Him with a holy life. And so let us live our life according to the principles of the Bible. Mga kabataan tayo na magiging magandang halimbawa. Mga kabataan tayo na magkakaroon ng example sa marami. Ipapakita natin sa kanila kung ano ang totoong panliligaw, kung ano ang totoong pakikipag-boyfriend
At ito ay hindi yung panahon or hindi yung ways of the world, but the ways of the Bible, the ways of God. Hallelujah. I shall love the Lord with all my heart. For I shall love the Lord with all my heart. Oh yes, Lord. And I shall love the Lord with all my soul. And I shall love the Lord with all my mind, with all my heart, with all my soul, with all my mind. I shall love the Lord. And I shall love. Sarili mo na hindi ka pagganap pagdating sa pag-ibig na iyon, sa ganap na pag-ibig ng Diyos. Sa oras na ito, hayaan mo na ang Diyos muna ang mahalin mo na higit sa lahat. Ng pinakamataas na pag-ibig, ng pinakamataas na pagsamba, ng pinakamataas na pagpupuri. Give your life to God. Offer your life to God. Taas na uri ng pag-ibig, ang agape ng Diyos. Hayaan mo sa oras na ito, Panginoon, let it be poured out upon their hearts. Let the love of God encapsulate them. Let the perfect love of God, O God, that surpasses all understanding, clothe them, fill them, shower be upon them, be poured out unto them in the name of Jesus. Hayaan mo, Lord, ang lahat ng pain, ang lahat ng hurt sa buhay nila, ang lahat ng regret sa buhay nila ay mawala at palitan mo ng agape na pag-ibig. Hayaan mo, Panginoon, na Lord, hallelujah, ang masamang alaala ng nakalipas, the nightmares of the past shall be washed away, Father, by the agape kind of love. So that when the right time for us to give that kind of love,
we will be able to do so. Oh, hallelujah. Yes, Lord, hayaan mo na sanctify mo mga kabataan ito, Panginoon. Lord, bilang mga kabataan, tunay nga na sila'y mahina, impulsive, and weak. But God, you who are in them is greater than he that is in the world. And so, Father, strengthen the youth right now. Hayaan mo, Panginoon, na lumakas, Panginoon, ang mga kabataan ito in mind, in body, and in spirit, Lord, in Jesus' name. Hayaan mo, Panginoon, na ma-strengthen ang kanilang faith. Hayaan mo, Panginoon, ang kanilang holiness ay maging complete and absolute right now in Jesus' name. Let the blood of Jesus encapsulate them. Let the holiness of Jesus, O God, encapsulate them. So that when the lustful attempts of the enemy, lustful attacks and lies and deception of the enemy shall come upon them, it shall not prevail. But the holiness of God will prevail upon their lives. The love of God will prevail upon their lives in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. And Father, give them the wisdom to discern the perfect will of God upon their lives. Give them a prayerful heart. Give them a discerning heart. Give them the anointed heart. The wisdom that surpasses all understanding. The wisdom that will let them know what is good and what is bad, what is perfect and what is not of God, in the name of Jesus Christ. Lord, gabayan mo ang mga kabataan ito, Ama. Sa kanilang murang gulang, Panginoon, palakasin mo sila. Gamitin mo sila, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na unahin ka nila sa kanilang mga buhay. Maging prioridad ka, O Diyos, sa kanilang mga buhay. Lord, huwag po silang magpapadistract, Panginoon, sa mga kaway na kaaway. Huwag po silang magpapadistract, Panginoon, sa mga gawa ng laman sa pangalan ni Jesus. At hayaan mo, mabalot po sila ng iyong banal na dugo, Ama, na kabanalan mo, Panginoon, ang kanilang siyang lakaran. Huwag po silang mag-aasawa ng maaga. Huwag po silang malalansi, Panginoon. Huwag po silang bibigay, Panginoon, sa tungso ng laman. Pagkos sa mga kabanalan mo, ang siyang pumalot sa kanila. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ang siyang humawak sa kanila. Ingatan mo ang mga kabataan ito, O Diyos. Balutan mo ng iyong makapangyarihang dugo at ang iyong perpektong kalooban na kanilang nakaran sa kanilang mga buhay. Let them finish the will of the Father upon their lives. Let them finish their ministry. Let them finish their service to God in the name of Jesus. And let them not be distracted by the lies of the devil, by the lies of the enemy, by the lies of the evil one in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Oh, Rabashiki alalabasanda rabakanda. And even right now, O God, let the sense of holiness, Father, be poured out upon these young people in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Oh, Rabashiki alalabasanda rabakanda. Oh, Rabashiki alalabasanda rabakanda. Lord, yes, O God, we know my heart, we know my soul, we know my mind. Lord, I love you, Lord, I love you. Yes, Lord, I will love you, we will love you, God, with all our heart, mind, and soul. More than anyone, more than anybody.
love, courtship, and marriage. Hallelujah, Lord. Yes, oh God. Vanishing the hurt and the pain of the past. And I am giving you a new beginning. Look at yourself as I look at you. You are perfect in my sight. You are holy in my sight. I love you, my child. And I will protect you and keep you safe in my heart, saith God. At meron dito, your struggle is your feelings. You are easily swayed. Madali kang masway sa iyong feeling because you are still immature. And the Lord is saying, God is causing you to overcome that shortcoming. God is causing you to overcome that weakness in your life. God's strength is being poured upon you right now. Hindi ka na madaling malalansin. Hindi ka na madaling malolomo. Hindi ka na madaling mag-fall into deception of the enemy. Because today, God is strengthening you. God is giving you the wisdom and the understanding and knowledge to be able to revile the evil one. Kuramashikya ramasan na rabakata. At Lord, preserve these young people, Lord God, with your holiness. Preserve them with purity and holiness until the coming of the Lord Jesus Christ. Wala pong malilihis sa kanila, O Diyos. Wala pong malilihis ng landas. Lahat po sila ilalakad sa kabanalan mo. Lahat po sila susunod sa kalooban mo. Hindi po sila magmamadali. Lalakaran po nila ang kalooban mo sa buhay nila. Panginoon, seryuhan mo ngayon, O Diyos, ang mga kabataan ito, Ama. Mula sa oras na ito, Panginoon, ang kanilang mga buhay ay hawak mo, pag-aari mo, at ibibigay mo, Panginoon, ang karapatang kalakas at ang kakayanan upang malakaran nila ang iyong perpektong kalooban. Bless them, Father, in Jesus' name. Anoint them right now in Jesus' mighty name, the Son of the Living God. Yes, I have. Oh, yes, Lord. Claim it. Say it. I have your love to overcome. Pag-ibig ng Diyos sa buhay mo ay magiging sapat. Hallelujah! It shall overflow! Lord, I have your love. Yes, I have your love. I have your love. Come on, sing it! Young people of God, sing it! Lord, I have your love. Yes, I have your love.
your young people with your holiness, oh God. Reaching out, Lord. Lord, I have your holiness. Yes, I have your holiness. I have your holiness to overcome. Yes, oh God, Lord, I have your holiness. Yes, I have. Follow the biblical principles of love, courtship, and marriage. And I pray that today, God has sealed us with the blood of the Lamb, that we may be able to fulfill the will of God in our lives, that we may be able to walk in the path of righteousness, that we may be able, as young generation, as young people, walk into the ways of the Bible, the ways of the Lord. And this day, God is giving us the challenge. Tayong maging magandang halimbawa. Tayong maging magandang ehemplo sa kanila, sa maraming mga kabataan. Hawakan natin ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Gawin natin ang
ang perpektong kalooban ng Diyos sa buhay natin. Father, we thank you and we bless you. And we give you all the glory, honor, and praise. For tonight, for today, you have done something beautiful, something great, something wonderful in our lives. To your name be the glory and honor and praise. In Jesus' name, amen. Tayo ito mayo upang maraming Yes, Lord, muli nagpapasalamat kami, Father God, sa bagong mensahe na aming narinig. Lord, maraming salamat sa lingkod na ginamit niyo upang ibaba ang mga mensahe nito, Father God. Maraming salamat dahil marami kami muli natutunan. Maraming salamat, Father God, dahil ngayong araw na to, Father God, ay naging malaman. Ngayong araw na to, Father God, ay naging worth it, Father God. Maraming salamat, Father God, dahil naramdaman ka namin. At maraming salamat, Father God, dahil naparating mo ang gusto yung buhay parating sa amin, Father God. Lord, sa pagpatuloy pa namin, Father God, alam po, Father God, kayong sasama sa amin. Lord, this is just the beginning, and I know, Father God, dakila pa ang gagawin mo, Father God, sa mga susunod na araw. Lord, magdadali niyo pa, Father God, ng maraming kabataan, maraming kaluluwa dito, Father God. For, as you said, youth, Father God, is always on the forefront of change. We are, Father God, the key to change. So, Father God, pinangahawakan namin ito, and I know, Father God, ngayon pala ang tagumpay na ang God's engineer. To God be the glory, in Jesus' name, amen. I have a destiny, I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time.